Bakal pala to. Ito plastic. Dunung-dunungan tayo. Makialam tayo. Nasa mukha puwersa. Demo ko sa inyo ngayon paano gamitin at paano gumagana yung spools. Ang hirap. Cut tayo, cut. So alright mga kasi One Nation, 1,000 kilometers na, tapos na yung break-in ng CX-4RR natin. At wala pa siyang pangalan. Baka gusto nyo lagyan ng pangalan, comment nyo na lang. Gawin natin official to. Ugali ko kasi to eh. Sa huli ko talaga tinatanggal yung mga plastic na upuan. Tanggalin na natin to. And it's official. Hindi na siya brand new. Ano nga bang gagawin natin since tapos na ang ating break-in? Nagawa ko na rin yung first maintenance niya. Na-change oil ko na siya. So graduate na siya. Pwede na niya siya lagyan ng accessories. Hey, break it down with my mouth. You know sabo kid. This my life. Latin next. Rapping Spanglish. Dímelo, Domino. Can't get away with it. Mexican. So unahin natin, syempre, unahin natin tail tidy. Lalagay natin itong foldable. Pakita ko sa inyo mamaya paano gumagana itong foldable. Section ng 4RR. Bakal pala to. Ito plastic. So habang ginagawa niya yan, magdudunong-dunong na rin tayo. Kasi bumili ako ng cellphone holder. Pang sports bike, galing quad lock. Ito yung tox niya. Galing. Tapos pwede rin palitan yung tox. Okay, tara. Dunong-dunungan tayo. Makialam tayo. Next is, hindi ako bumili ng damper. Ang mahal ng damper eh. Bumili ako ng Mumurain lang. So, diba? Nakakita kayo ng hack. Install na tayo. So, yun na yan. Ngayon, sisikip na yan dyan. Ayun na, nararamdaman ko na. Okay, secured. Yun, may cellphone holder na tayo. Effortless. Ito lang yung tools na ginamit. Balikan natin yung tail tidy. Tulong tayo. Tayo na rin mag-install nitong front axle slider. Ito madali lang to install. Sinusok-sok lang to. Tanggalin nyo rin ang kabilang dulo. Sok-sok nyo. Pasok yan dito. Tapos ikipan nyo na. Nasa mukha puwersa. Okay na. Axle slider done. Makialam na rin tayo sa spools. Madali lang din to. Parang axle slider lang din. I-mix and match nyo lang din yung mga tornillo nyan. Alright, so sa kabila, kahit kayo, ayaw nyo ito install sa bahay nyo. Napaka-basic nito. So ano nga bang purpose ng spools? Pakita ko sa inyo. Alright mga kasi One Nation, dedemo ko sa inyo ngayon paano gamitin at paano gumagana yung spools. Ito. Ayan, paddock stand spools. Ito ang paddock stand. Dalawang klase lagi ang paddock stand. Merong swing arm type, merong spools type. Pag swing arm type, nakakapit lang dito yon, which is pwedeng malaglag. Pag naka-spools, susungkitin nito. Maraming nagtatanong sa inyo, mahirap daw gumamit ang paddock stand. Pakita ko sa inyo, kaya to na isang tao. Tamang training lang, tamang practice lang. Unang-una, syempre, asintahin nyo na muna yan. Kabilaan yan eh. Ito, asintahin nyo to. Mount nyo na hanggat maaari para nakaturo na lahat. Tapos, tayo nyo na yan. Patukod nyo lang, tapos pagpapasok na, mukhang papasok naman na. Ah, di ba? Basta kumalawit na, safe na yan. Huwag nyo lang gawin pag liter bike kasi iba yung bigat nun eh. Next question, pagbaba. Lagi nyo sinasabi, mahirap magbaba. Unahin nyo muna pagbababa nyo. So, side stand, ialalay nyo lagi yan. Hanapin nyo yung sa buntot. Ito. Lagi yan.
Tapos, angat nyo na. So, yun yung maganda pag meron kayong spools. Kasi kung swing arm type, hindi nyo magagawa yan ng hawakan nyo lang sa kamay. Kasi yung half, hinahayaan nyo lang nakabitin. Sa swing arm type, di tatalab yun. Dito tayo sa spools. Ayan. Kung gusto nyo matuto gumamit ng paddock stand, practice pa kayo. Sige, tulong na rin tayo. Baklasin muna natin yung side mirror. Tanggalin natin yung stock. So, papalitan natin ito ng stealth side mirror na may signal light. Tirayin na rin natin yung windshield. Palitan natin ng double bubble. Ang pangit yung single eh. Pag nagtago ako, labas na labas ako eh. So, install na natin yung ating double bubble. Mas basic lang din ito install. Kahit kayo sa bahay nyo, kaya nyo itong gawin. Tapos na tayo sa windshield. Habang ginagawa niya pa rin yung taillight, install natin yung tank grip. Okay, tara, dito muna tayo. So, ito yung center piece, side piece, para sa bintito. So, maglinis muna tayo. Ito yung wipes para sa tangke natin to. Lahat ng dinidikit sa motor, dapat nililinis muna kasi nawawalan ng pandikit. May alcohol to eh. Gitna muna, una natin kabit. Ito naman tayo sa gilid. Tank bag with flange. Ito dito. May tuturo ko sa inyo pag gagawa kayo nito. Lagi kayong basahan. Kasi baka malaglag yung tornilyo sa loob. Pag nalaglag sa loob yun, bye-bye kayo. So itong ring na to, ang goal natin, dapat itong plastic na to mapalitan. So babaklasin natin yan. Ang ganda ng fairings ng sports bike. Alam nyo bang mahal to pag sumemplang? At ang laki agad ng damage pag tumaob ang sports bike. Yun ang problema eh. Kaya meron tayong ganito. Engineering plastic to. Isa to sa pinakamatigas na plastic na meron available dito sa market sa Pilipinas. Ito yung tinatawag natin frame slider. Paano namin ito ini-install? May kakaiba kami yung technique. Nalagyan namin ng grasa yung mismong tornilyo para hindi kalawangin. Sa tread din, syempre hindi namin nalagyan yung tread. Samahan nyo kung kabit natin to. Ang ginagamit kong tools ngayon, torque wrench. Ito yung pwede mong iset at a certain torque, tapos puputok siya. Pag sinabi pumutok, ibig sabihin tama na. Okay. Yun! Okay na, pumutok na. So, ibig sabihin, naset nyo na yung torque niya. So, ganun din yung procedure sa kabila. Hindi ko na ulitin, sa kanila na lang yan. So alright, Masi One Nation, alam nyo na ano to, nakabalot na to. Itong parang sanga na to, kulay blue, hindi to titanium. Stainless alloy din to, pero nevertheless, full system na to para sa CX-4RR. For 1,000 kilometers, all stock siya. First time ko mag-exhaust ng full. Tara, buksan natin. Yun oh, tiga mo, may pangalan. O, diba? So, may apat na headers. Kulay blue lahat. Pakabitan natin to. Toy, pabala. Kabit mo na. Almost patapos na tayo dito sa ating CX-4RR. Sliders, windshield, side mirrors, axle sliders, signal lights, full system.
under tail lights, tank bag, tank grip, cellphone holder. Pero may kulang. Wala pa tayong exhaust. Kita niyo yung elbow natin, blue, at wala nang ibang babagay dyan, kundi. Tignan niyo to, ah. Pogi niyo to. Pare-pare silang color blue. Yan. So, linawin ko, hindi po ito titanium. Ito po ay stainless at color alloy blue. Model name is the titanium kasi yung color niya. At also sa mga nagtatanong, yes, hindi po ito rebranded. Kasi kung makakahanap po kayo online ng kamukha nito na parehas ng ganito, pati materyales sa loob, eh baka po ginaya na yung amin. Pang check tayo, full system, R11 titanium color. Alright mga Siwa Nation, day 2 ng ating CX4RR project. Ang ginagawa namin ngayon is itong lever. Ang lever sa kaliwa, yung clutch, pasok na po ang Ninja 650. Itong nandito, ang pasok, pang Ninja 400. Diba? So yun yung reason kung ba't kami nag-aaral at nag-disassemble ng motor. So ngayon, makakatawag na kami sa pagawa namin sa factory kung ano yung susupply sa aming lever. Diba? Tapos, ang kulang pa rito is ito, radiator guard. Ayan, sa ilalim. Siguro kayo, lahat ng nanonood ng mga build ko, alam nyo naman na lagi ko sinasabi na isa rin to sa importante. Nakalimutan namin to kagabi, ngayon ihahabol namin. Tapos, kagabi, may napansin ako, after namin gawin to, tinest ride ko, punta akong Tagaytay. Ang dilim! Kaya maglalagay tayo ng ilaw. Ngayon, yung ilaw na ilalagay natin, bago lang din yun sa amin. Wala pa yun sa inventory namin. Itetest natin ngayon. So, mamaya install na natin lahat yan. Tapos, pakita ko sa inyo pa siya, yung ilaw, gano'ng kalakas. Balikan natin yung ating CX-4. Ano na nangyari dito, tol? Uy, may lever na, oh. Bigas sa inyo, eh. Ito yung pang Ninja 650, ito yung pang Ninja 400. Tapos, radiator guard na ikambit na rin. Ito na siya. So, lumabas tayo ngayon. Para maiba naman yung view, magte-test tayo ng ilaw. Gustong-gusto ko kasi nagtetest dito kasi yung guhit. Ayan o. So ito yung normal nating ilaw. Ito yung itsura niya. Ayan. Tapos ito naman yung high beam. Okay. So ito yung low beam, white. Boom. Maliwanag. High beam. Ayan, low beam. High beam. Satisfied na ako rito, lakas. Tsaka hindi siya kasama sa manibela. Nandito siya sa fairings, kaya safe. Tapos, papansinin nyo, nakatago. So, medyo seamless. Pakita ko na rin sa inyo itong alitap-tap concept. Tignan nyo yung buong motor, ha. Signal light. So, ano una natin kinabit? Windshield. Diba nating double bubble from stock, double bubble. Yung side mirror natin, kinabit natin yung stealth side mirror na mas malaki kaysa dun sa nakikita natin sa online. Plus ito, yung signal light. Upgraded levers. Para mas abot ko na, mas madali na magpreno. Cellphone holder, naglagay tayo ng quad lock. Naglagay rin tayo ng tank bag with flange, nandito lang yung flange. Tank pad tank grip. Ayan, no? Foldable tail tidy, natutupi. Pwedeng itago. Also, naglagay tayo ng spools para sa paddock stand. Naglagay din tayo ng frame slider. Ito pinaka-importante sa mga sports bike. Pinalitan ko rin yung stock signal light. Ginawa kong honeycomb style. Radiator guard for protection. Last ang protection list is itong axle slider. Siyempre, nasa ilalim na rin tayo. Yung ilaw na tinesting lang natin kanina, ito siya. At siyempre, sa 01 Moto, mawawala ba kung wala tayong exhaust? Ayan, full system. Ang nilagay natin is titanium color na R11. Titanium color yan all the way, full system. Grabe na to mag-ingay. Ang sarap ng tunog. Ha? Sarap. Sarap. Ang hanga.
bukas, naapoy. Diba? Ngayon mag-sound check. So alright mga C1 Nation, no? Tapos na tayo rito sa ating CX-4RR. May mga kulang pa, especially wala pa siyang pangalan. Kaya sa comment section, try nyo ng pangalanan tong motor natin. Baka kayo'y mapili ko. At syempre, as usual, sa 01, kayo number 1. Ang hirap. Cut tayo, cut.